On Asian Sterling Business Awards, Carjack, Most Outstanding Radio and Social Media Tandem Influencer, Golden Globe Annual Awards, Papa Jackson, Best FM Radio Music Entertainment DJ, Asia's Golden Icons Awards, Papa Jackson, Most Iconic DJ of the Year, Asia's Golden Icons Awards, Carjack, Most Outstanding Endorsers for a Multi-Level Marketing Company, Asia's Golden Icons Awards, Gandangkara, Most Outstanding Individual Achievement as Female DJ and Influencer, Lionheart TV Roar Awards, Gandangkara, Favorite Radio DJ of the Year, and Lionheart TV Roar Awards, Radio Station of the Year. Number one! Oh, 6.7 Energy FM! Hakot tayo ng awards, no? Pero may isa pang award eh. Best Radio Listeners of All Time Forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po! And congratulations din sa inyo! Naka-energy na bang lahat? Hoy, huwag kayong matakot magmahal sa may anak na. Hindi nga kayo natakot sa may asawa na eh. Hi, bangga! Hi, bangga! Huwag may habingin radyo. Sabihin mo! Energy! Energy! Noon, ang simple lang sa isang pihit sumasayang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay o kisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masigip, palagay internet, blasa, karindirya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Pag sabihin radyo, sabihin mo, 106.7 Energy FM. Lupit mo! Pag sabihin radyo, sabihin mo, Energy! Ang may sabihin radyo! Sabihin mo! Energy! Ang pinakasikat na FM! Number one! 6.7 Energy FM! Same, same, pero iba! Dito lang yun! So number one, 6.7 Energy FM! Bangga, huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Hoy, sa magandang morning sa lahat po ng mga panggang, napakagaganda rin ngayong araw na ito. Kuya, di bagay na bagay sa'yo yan, yung heels mo na yan. Tapos naka-off shoulder ka pa ngayon. Bakit, sino bang pinapormahan mo? Hoy, sino ang pinagpapagandahan mo dyan sa office? Baka si boss. Hindi natin. Okay lang din naman, Mari, na magmaganda ka kay boss. Kasi syempre, yung impression sa atin ng mga boss natin, it lasts talaga. Correct! Diba? Kailangan talaga natin magpabango sa mga boss natin. Na para syempre, kapag alam mo, increasean na, ikaw'y unahan sa listahan. Hoy! Diba? At saka hello din naman, no? Sa lahat po ng mga ka-opisina natin, ang talaga naman pong good vibes ang dala ngayong araw na ito ng Monday. Monday na Monday, diba? Talagang ang sarap pumasok kapag yung mga, alam mo, yung mga kasama mo sa opisina, magaan ang feeling, magaan ang vibe. Totoo ka, Jaina. Pero may mga katrabaho talaga sila, Mari, na talaga naman, akala mo, tigapagmana ng kumpanya. Ay, bawal magkamali. Oo. Naninita kapag kumain dun sa hindi pantry, nakakaloka. Hindi ka umiari nito. Bala ka, Joy. Hi! Pero ito na nga, Mari. Good morning din naman sa lahat po ng mga pangga po natin. Hindi natin alam kung good nga ba eh. Yung mga pangga natin, Mari, na merong dinadalang bigat sa kanilang mga kaluluwa at espiritu. Sige, morning na lang. Wala morning. Nang good. Morning sa'yo. Diba? Eh, nako, ibahagi mo na sa amin yung nararamdaman mo. Okay lang yan. Ibuhos mo ang lahat. Oo. Tulad ng pagbuhos mo ng lahat-lahat ng energy mo at pagmamahal mo dyan sa ex mo na yan. Magpadrak na sa amin. Sa Energy FM 106.7 na Facebook page. Oo, ikwento mo sa amin lahat yan. O, di kaya naman kung hindi mo makita yung page namin na imposible namang mangyari. Tapos gusto mong masilayan ang kagandahan na gawa ng Panginoon. Sa katauhan naming dalawa, hanapin mo lang Mayora Iska at Lindsay 1067. At ang bangga sa oras nga natin dada. Sabi sa'yo mag-almusal ka eh. Sa oras nga nating 9:10, ito na po ang Lihim ng Liham! Lihim, lihim ng liham, ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit, suyak na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham
ilalakip. Here we are, face to face. Lihim, lihim ng lihang, ng lihang. Iska. Gusto ko pong malaman kung anong masasabi ninyo sa situation namin ng boyfriend ko. Pasensya na po kung medyo mahaba. Pero nagpapasalamat po ako sa lihim ng liham dahil tuwing umaga, palagi kong binabantayan ang kwento ng mga pangga natin. Nakakaaliw talaga at sure naman talagang kakapulutan po ng aral. Last year, Lindsay at Iska, nasira ang cellphone ng boyfriend ko. Pinahiram ko muna siya ng cellphone para naman meron pa rin kaming communication. After a few weeks, nag-away kaming dalawa. Tapos nauwi yung away na yon sa balikan ng mga gamit na naibigay namin sa isa't isa. Binalik na yung cellphone ko tapos pagka-uwi ko, binuksan ko at tiningnan ko yung history. Nakita ko na puro babae ang ini-stalk niya. Ako naman, syempre, nagalit. Kasi bakit ganun ang ginagawa niya? Ang sabi niya sa akin ay, napindot niya lang daw yon. Okay. Hindi ako naniniwala kasi binuksan niya rin lahat ng mga featured stories at photos. Fast forward nitong nakaraan, nagising po ako ng madaling araw, mga alas tres ng madaling araw. Ang una ko pong ginawa is chinek ko yung notifications ng phone. Then nagbukas po ako ng Facebook, kaso bigla ba namang na-log out? Imbis na account ko ang magbukas, ang bumukas po ay yung account ng boyfriend ko. Nakasave kasi doon ang email address and password namin sa Facebook. Pagkabukas ay napindot ko yung search bar. Nagulat ako. Kasi bakit iba yung nasa search history. Nakita ko po sa history niya yung babaeng nirereto sa kanya ng mga kamag-anak niya dati. Kami na nito ha, nung time na nirereto sa kanya yung babae. Bigla po akong nanlambot. Bigla akong natulala at napaiyak na lamang. Sa pagkakaalam ko, naka-block sa kanya yung babae na yon. Kasi nga, girlfriend niya na ako noon eh. Ang sabi niya sa akin is, in-unblock daw ng pinsan niyang si A kasi hiniram daw yung cellphone niya. I-chat-chat daw sana. Pinalipas ko na lang yung mga nangyari na yon kahit sobrang sakit. Kasi may tiwala pa rin akong natitira para sa kanya. After nun, pinalitan na niya ang password niya at hindi na niya sinabi pa sa akin. After 2 weeks, naulit na naman po yung nangyari. Nabuksan ko na naman yung FB niya at nakita ko na naman na puros babae ang nasa search history. Hindi ko yun agad sinabi sa kanya. Hinintay ko munang lumipas ang ilang linggo. Hanggang dumating na ako sa breaking point.
hindi ko na natiis na magtanong kung sino yung mga babae na yon. Ang una niyang sinabi sa akin ay, bakit mo binubuksan yung Facebook ko? Tapos nagmura siya. Galit na galit siya sa akin. At paulit-ulit niya akong minumura. Simula nun, binlock ko na siya. Yun nga lang hanggang ngayon, Lindsay at Iska, iniintay ko pa rin siyang humingi ng tawad sa akin. Siyempre, mahal ko eh. Pero 3 days na po ang nakalipas at wala pa rin siyang paramdam sa akin. Kung hihingi ba siya sa akin ng tawad, dapat ko pa rin ba siyang tanggapin? Ako nga po pala si Julie at ito ang lihim ng aking liham. Magpapajulit-julit lang ang mangyayari sa'yo kapag pinabayaan mong ganyan lang yun. Kapag bumalik siya sa'yo, tapos tinanggap mo ulit. Ha? Kasi mara yung mga reasoning nung lalaki. Alam mo, Julie, kailan birthday mo? Di ka rin pinanganak kahapon, diba? Diba? Bakit ka niloloko at ginagawang tanga ng boyfriend mo na para sabihin na hindi, pinsan ko yung nag-unblock sa kanya kasi makikichat sa akin kasi may sasabihin true. Daw. So true. Bakit walang Facebook yung pinsan niya? Diba? Diba? Alam mo, Mare, naiinis ako dun sa boyfriend neto ni Julie, ha? Kasi ito talaga yung mga teknik ng mga lalaki. Ang galing nila paikutin tayo. Uh-oh. At akala naman nila naniniwala tayo sa kanila kasi tayo mga babae, hindi tayo nagsasalita. True. Kapag may alam tayo, hindi kagad natin binabanggit yan. Ang ginagawa natin, iniipon natin yan hanggang sa mapuno na tayo, hanggang sa sumabog na tayo. Ayan na at ang endpoint niyan, Mare, maghihiwalayan na. Oo. At saka diba? Yung mga ganitong sitwasyon, Mare, para sa akin, ayoko na maayos yung mga ganitong relasyon. Diba? Ayoko na talaga kasi... Alam mo, Julie, alam mo sarili mo na niloloko ka ng boyfriend mo. Di ba, lahat ng babae sinesearch niya. Pero in fairness kay Julie, Mari, ha, nabubuksan niya yung Facebook palagi. Oo. Kahit ilang beses magpalit ng password. Mm. Ganyan talaga tayong mga babae. If there's a will, there's a way. Ganyan talaga. Nakakaloka, no? Kasi nga, alam mo, naniniwala ako na ito na yung way ng universe para sabihin sa'yo na tama na. Oo. Exit ka na dyan. Kasi it's not going well, eh. Correct. Diba? Alam mo, yung sign pa lang na nagising ka ng alas stress out of nowhere. Siguro na alimpungatan ka. Tapos talaga nag-decide ka na i-check yung phone mo. Mean something. Diba, para sa akin lang, ha? Diba alas stress, Mari? Binabangungot ka. Yan ang ibig sabihin niyan. Masamang panaginip na in reality nangyayari talaga. Ako naniniwala ako na sign yun. Na ang dami mo naman pwedeng ibang gawin. Bakit cellphone agad yung kinuha mo? Pwede namang umihi correct. Ka muna sa madaling araw, di ba? Oo. Pwede namang minom ka ng tubig sa madaling araw. Di kaya tumingin ka sa bintana ninyo. Pero bakit tiningnan mo agad yung cellphone mo? So ano yun? Sign yun ng universe. Sinasabi na sa'yo ng heavens na, hey, there's something wrong. You should check your phone. I-check mo na yan. Kasi for sure, may ginagawang kalokohan na naman yan, jowa mo. Totoo. And true enough, Mare, may ginagawa na naman. Nagawa. Alam mo yung mga ganitong klase na lalaki, mahirap talaga itong pabaguhin eh. Kasi ito yung mga ayaw magbago para sa mga jowa nila kasi hindi talaga nila mahal. True. At wala silang balak or wala silang kabalak-balak na makasama to in the future. Aww. Ito talaga yung mga lalaki na dumarating na sa buhay natin para turuan tayo ng leksyon. Para matuto tayo. Diba? Para magkaroon tayo ng experience sa mga ganitong klase na lalaki na kung saan marami pang darating. So, syempre, alam na natin yung mga signs and symptoms. May sakit pala. Sakit talaga yung lalaki, Mare. Diba? Kasi paulit-ulit yung ginagawa. Mm-mm. Pero at least alam na natin yung mga sintomas at mga signs ng mga lalaki na talagang lolokohin ka lang at hindi ka mamahalin. Pero Mare, para sa akin, may signs din and symptoms itong si Ate Girl. Kasi paulit-ulit ang ginagawa sa kanya, pero paulit-ulit pa rin niyang pinagbibigyan yung jowa niya. Eh, ganyan naman kasi tayo mga babae, diba? Mare. Kapag mahal na mahal natin ang lalaki, pinagbibigyan at pinapatawad natin. Natural na may sakit tayo. Diba? Julie,
naman pangalan mo, hindi naman Martir ni Vera. Diba? Alam mo, naniniwala ako na dun pa lang sa point na, alam mo yun, change yung password. Noong unang panahon naman, okay lang sa inyo na nagsisilipan kayo ng Facebook accounts. Pero change yung password, tapos minura ka na, hindi yun sign na mahal ka ng lalaking yan. Ibig correct. Sabihin lang nun, wala ng respeto, wala ng pagmamahal. Kasi hindi mo kayang murahin ha, ang taong mahal mo at ang taong nire-respeto mo. Diba? At saka yung, diba, marami siyang sinesearch na babae. Siguro wala pa siya dun sa part na gusto niya na mag-settle. Hindi pa siya ganun ka-engage sa'yo. Hindi pa siya ganun ka-committed sa'yo. Kaya nagagawa niya yan. Siguro naghahanap pa rin siya ng something better for correct. Somebody to come along na better kesa sa'yo, Julie. Oo. Ganun yun. At Julie, kung hihingi mo siya ng tawad sa'yo, nasa sa'yo yan kung papatawarin mo. Mm. Pero yung pababalikin mo siya sa buhay mo, tatanggapin mo ulit siya. Medyo, eto na yung medyo umekis ka na. True. Dito ka na kumansel. True. Kasi Julie, dapat hindi natin tinatanggap ulit yung mga lalaki na nakit sa atin noong unang panahon kasi tiwala na ang nawala dito. So true. Hindi siya faithful sa'yo, hindi siya loyal sa'yo at hindi mo deserve yung ganitong klase ng lalaki. Oo nga, dapat patawarin mo siya. Para sa akin, Mara, patatawarin ko pero ekis ka na sa buhay ko. Hindi ka na pwedeng bumalik. Di na tayo pwedeng maging magjowa ulit. Kasi na-experience ko na eh, na ay, ganyan ka pala. Na kapag pala, naiinis ka, pag meron nakikita, na sinerge mo, meron na unravel, nakabulastugan mo dyan, eh, iniiba mo yung password. Correct. Tapos, kaya mo iniiba yung password kasi nahuhuli ka dahil nagsisearch ka. Search pa lang yun, Mari, ha? Hindi pa natin alam kung meron na ba siyang minessage, meron na ba siyang chinat, meron na ba siyang kinita, meron na ba siyang dinalahan ng pansit at saka ng ano, pansit at saka ng kung anumang puto. Hindi natin alam yung mga ganong bagay. Oo, Mari. At di lang yun, Mari, ha? Medyo red flag kasi sa akin na, di ba, sabi ng lalaki, hindi ko sinasadya yan, napindot ko lang. Uy! Ang initial reaction ng mga lalaki, hindi naman guilty is, ma-feel sorry sila. No, hindi ko talaga ginawa yan. Pero itong jowa niya, galit na galit. Uh-oh. Ibig sabihin, may guilt feeling itong si Guy. Uh-oh. Ibig sabihin, may mga bagay siyang ginagawa na ayaw mong malaman. Uh-uh. Kasi aware siya at alam niya yung ginagawa niya ang kalukuhan. Kasi kung wala talaga siyang ginagawang kalukuhan, Mari, ano naman kung alam mo yung password? Oo. Ano naman kung na-access mo yung account or accounts niya? Wala akong tinatago eh, so okay lang. Oo. Kaso ito nagalit, nag-beast mode at minura ka pa. Correct. Yan ang pinaka-X para sa akin. Huwag mo kumumurahin. Di ba minura ka lang dahil nabuksan mo yung Facebook niya? Ibig sabihin, meron siyang tinatago. Mm-hmm. Oh, ganun yan. Totoo naman, Mari, kasi may kanya-kanya naman tayong privacy. Hmm. Pero kasi si Universe ang nagsabi sa'yo, nabuksan mo yan para may makita ka. Oo, meron kang maano, meron kang madidiscover, diba? Julie. Hindi naman niya in-invade yung privacy talaga na, alam mo yun, na gusto talaga niyang gawin. Talagang binigay na sa'yo ng universe, kinabuksan mo na yan na para may kasi, makita ka. Invasion pa rin yun. Oo, pero hindi naman niya intention, Mari. Alam mo yun, yung parang insig lang, oh, okay, search bar. Ay, may lumabas. Uh-oh. Pero kasi, Mari, iba yung nag-iimbestiga. Oo. Yung hindi, iba tayo. Hindi si Lindsay at si Iskaya. Oo, pero kasi di ba si Julie, hindi naman siya nag-investiga. It's just Benherame, that nakita lang talaga niya. Nung binalik na yung phone, nakita lang. So yun yung end point nito, no, Julie. Kung nakikinig naman ngayon, I'm sure nakikinig ka, hindi namin alam kung ano ginagawa mo. Pwede mo siyang patawarin kasi yun yung tanong niya eh. Oo. Ano bang gagawin niya kapag humingi ba ng sorry, patatawarin niya ba? Definitely yes. Pero makipagbalikan sa'yo, no. Oo, wag na. Lagi natin tatandaan, it's easier to forgive than to forget. Akala ko to receive. Diba? Oo. Madaling magpatawad kasi pati sarili mo mapapatawad mo dyan, Mari. Mapapatawad mo na hinayaan mo masaktan yung sarili mo. Kasi ganun yun eh. Ako naniniwala ko na ganun. Kapag pinatawad mo yung lalaki na nakit sa'yo, mapapatawad mo na rin yung sarili mo na hinayaan mo masaktan nung taong yun. Diba? Ito yung magpapalaya sa'yo. Pero true. Para tanggapin ulit yung lalaking mananakit sa'yo, tanga ka na, girl. Hindi ka na iska. Ay. Huwag mo naman ako sambahin. Huwag ganon. Oo. Okay lang yan, Julie. Pero again, ito ay para sa amin lang, no? Ang, syempre, the last to say pa rin is manggagaling sa'yo. Correct. Kasi ikaw naman yung nagmamahal at mas kilala mo yung jowa mo, oo, diba? Oo. Ayun, yun lang naman ang para sa ako, Julie, ko naman na ginagawa mo ngayon, natitin ako man ng tinapay, Julie's Wake Shop. Hoy! Hindi mo sila babanggitin, wala silang pinadala. Hindi, padala mo naman ako ng pandiregla dyan. Kaloka ka. 9:25 na po ng umaga. Thank you so much. Ako pa rin po ang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! At kasama at kapiling niyo pa rin ang nag-iisang mayora niyo sa radyo. Mayora Iska. At syempre naman, tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Tutok pa rin!